What if mahal mo na? Handa ka na ba? Sabi kasi nila, kapag mahal mo na ang isang tao, lahat kaya mong gawin para sa kanya. Kaya kung sigurado ka na sa nararamdaman mo, dapat handa ka na ding tanggapin ang lahat ng bagay mula sa taong pinili mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nagtataka talaga ako kung bakit parang puyat si Francis. Maaga naman siyang natulog kagabi. Pupungas-pungas pa kasi siya ngayong araw. Hikab ng hikab, tapos halatang gusto pang matulog. Kaya lang, nakakainip kasi dito sa dormitoryo. Kaya eto, isasama ko si Francis. Mamamasyal kami. At kahit saan kami makarating okay lang. Ang mahalaga, makalibot kami sa lugar na to. Naligo na din ako kaagad matapos makakain. At si Francis, aba, napakadaming inilalagay sa mukha niya. Uy, Francis, ano yan? Eto ba? Pampaganda to. Para kapag nainitan ako, hindi masusunog ang skin ko. Gusto mo, Eddie? Ayoko, Francis. Di naman ako takot mangitim. At saka, bilisan mo na dyan. Para malayo ang marating natin. Oo na, Eddie. Teka lang. Mabilis lang to. Kaya ito. Habang pinapanood ko si Francis, naiinip ako. Napakadami niyang seremonya sa mukha niya. At nung matapos si Francis, lumabas kami kaagad sa dormitoryo. At dumiretso kami sa kababata niya. Kaya lang di sumama si Lemuel. Ang init daw kasi sa labas. Kaya, eto. Kami lang ni Francis ang lumabas. At ang una namin pinuntahan ay ang simbahan dito sa Quiapo, Maynila. Wow, sa TV ko lang nang ito nakikita pero ngayon, andito na ako. Wika ko habang andito kami sa loob ng simbahan. Huwag kang maingay, Eddie. Nagdadasal ako eh. Ang sungit mo naman, Francis. Okay, sige. Di na ako mag-iingay. Wika ako. Kaya ito, tahimik lang ako na nakaupo habang si Francis nakaluhod dito sa tabi ko at taimtim siyang nagdadasal. Inintay ko siyang matapos, kaya lang, napakadami yata niyang pinagdadasal. Halos 15 minuto ako naghintay. At nung matapos na siya, Francis, parang madami kang pinagdasal ah. Ang tagal mo eh. Hindi naman, Eddie. Nakatulog lang ako kaya napatagal. Inaanto kasi ako kanina kaya ayun. Di ko na napansin na nakatulog na pala ako. Gagi, akala ko naman nagdadasal ka, Francis. Natutulog ka na pala. Ang tagal ko kaya naghintay na matapos ka. Sorry na, Eddie. Huwag ka na magalit. Tara na. Ililibre kita ng ice cream. Kaya ito, di na ako nagsalita.
Ngumiti na lang ako at lumabas kami sa simbahan. At ito, inilibre na ako ni Francis ng ice cream. Francis, salamat ah. Susunod ulit. Ikaw naman sa susunod, duman libre, Eddie. At saka, saan ba tayo pupunta? May alam ka ba dito? Baka maligaw tayo. Kahit saan, Francis. Tsaka, di tayo maliligaw dito. Akong bahala sa'yo. Eddie, kapag nawala tayo dito ah, umayos ka. Francis, wala ka bang tiwala sa akin? Tsaka ano yun? Tara dun. Subukan natin. Kaya ito, lumapit kami dun sa nakita ko. At mukhang masaya to. Eddie, hindi naman ako naniniwala sa ganyan. Francis, ano ka ba? Susubukan lang naman natin. At saka masaya to, promise. Manong, may bayad ba? Sa halip na sumagot si Manong, kinuha niya ang kamay ko at tinitigan to. Nagulat tuloy ako sa ginawa ni Manong. Magpapahula kasi kami ni Francis. Wala namang kakaiba sa mga palad mo, iho. Pero ang kasama mo, nakikita ko sa kanyang mga mata ang pagdurusa. Kaya huwag mo siyang iiwan kahit anong mangyari. Nang sabihin niyo ni Manong, biglang humawak sa braso ko si Francis. At grabe, ang lamig ng mga kamay ni Francis. Eddie, tara na. Hindi naman totoo yan. Pero medyo natatakot ako dahil sa sinabi ni Manong. Ano kayang ibig sabihin nun? Manong, teka lang. Ano pong ibig mong sabihin? Malapit na ang araw. At kapag sumapit ang araw na yun, huwag mo siyang bibitiwan kahit anong mangyari. Eddie, tara na. Huwag kang maniwala sa kanya. Di naman totoo ang mga hula. At ito, nakatitig lang kay Francis yung matandang lalaki na manghuhula. Di ko tuloy alam kung anong paniniwalaan ko. Manong, may paraan ba para di siya magdusa? Meron iho, pero 100 muna. Ay naku, biglang di ako naniwala sa matanda. Kaya ito, binigyan ko na lang ng 50. Di naman kasi maganda yung hula niyo. Manong, okay na yan. Di ko na lang tatapusin. At di naman maganda ang hula mo. Oo, iho. Hindi maganda pero yun ang nakikita ko sa mukha ng kasama mo. O siya, Manong. Sige ho, aalis na kami. Kaya ito, umalis na kami ni Francis. At habang naglalakad kami, tahimik lang siya. Francis, huwag kang maniwala dun. Hula lang yun. Di naman totoo yun. Paano kung totoo, Eddie? Ano gagawin ko? O nga no. Eddie, good luck. Wait ako. Huwi na ako. Bahala ka na dyan. Wika ni Francis. Uy, teka. Mamaya na. Di pa nga tayo nakakapasyal na maayos. At saka Francis,
bawasan mo kasi yung mga nilalagay mo sa mukha mo. Baka kaya hindi mabasa ng maayos yung kapalaran mo. Kasi sa dami ng nilagay mo sa mukha mo. Eh di alam mo, pakialamero ka. Saan pa ba tayo pupunta? Francis, doon tayo sa lugar kung saan pinutukan si Rizal. Eddie, anong pinutukan? Umayos ka nga. Tama naman ako, diba? Pero teka, baka mali ako. Paki-correct na lang sa comment. Hindi ako sure eh.